Kabuuan ng bayan na maaasahan. Lahat ng oras na ating kailangan. Kalusugan ng bayan inaalagaan. Farmasya uy, laging nandyan. Mula noon sa patuloy na paglipas ng mga taon, ang Farmasya Uy sa kalusugan, laging maaasahan. Taus-puso po ang aming pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik sa mga serbisyong handog ng Farmasya Uy. Kaya kung mabisang branded medicines at abot-kayang generic drugs ang inyong kailangan, isa lang ang takbuhan ng bayan, Farmasya Uy sa kalusugan, laging maaasahan. Matatagpuan ang Farmasya Uy sa General Luna Street, tapat lang ng Bichara Mall, at sa Elias Angeles Street, tapat lang ng Plaza Quezon, Dagat City. Kung puro kakamot dahil sa allergies mong nakakayamot, panahon na para tanggalin ang yamot. Kakakamot, mag Samsung Plus Herbal Oil. May antibiotic properties para tanggal ang kate. Kate, dulot ng allergies. At hindi lang sa kate, kati effective ang Samsung Plus Herbal Oil. Pati sakit sa katawan, kayang-kaya. Samsung Plus Herbal Oil. Isang pahit, bye-bye kate at sakit. Samsung Plus Herbal Oil. Samsung Plus Herbal Oil. Ito ang SOL Broadcasting Station. DWOS 103.9 Boom FM Naga. Mas pinalakas, mas pinalinaw. Una sa mga balita, una sa impormasyon at musika. Broadcasting live from the heart of Bicol, Naga City. 103.9 Boom FM, ang istasyon ni Aling Son. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang tama ng oras, alas 5:30 ng umaga. Live mula sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom! Balita! Tampok ang mga balitang nasyonal sa loob ng 15 minuto. Boom! Balita! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 5:45 ng umaga, kasama si Raymar Baltes. Boom! Balita! Boom! Balita! Boom! Balita! Mga kaibigan, magandang umaga. Ngayon ay araw na ng Biyernes. 7 na po ng buwan ng Pebrero taong 2020. Ito po ang ating Boom Balita. Una na sa headlines ng ating mga balita. Boom FM Headlines. Pagpasok ng mga bisita sa palasyo, mahigpit na binabantayan dahil sa banta ng NCOV. Mga negosyanteng Chinese sa bansa nangangamba dahil sa banta ng novel coronavirus. Bilang ng mga NCOV PUI o ang patients under investigation na umalo na sa 178. 45 OFW sa Wuhan, China, ready to go na ayon sa DFA. Amerika makakatulong sa pagpapalaya sa China sa Scarborough ayon kay Amy Marcos. Department of Health, New Clark City gagamitin bilang quarantine area ng mga repatriated Pinoy mula sa China. Mga kaibigan, na bahagi lamang yan ng ating mga headlines ng ating pong mga balita. Sa detalye na ng ating mga balita. Una na sa ating mga balita, naghigpit na rin ang Malacañang sa mga pumapasok na bisita sa Malacañang dahil sa 2019 novel coronavirus. Ayon sa Presidential Security Group, kailangan nang mag-fill up ng health declaration form ang lahat ng pumapasok sa Malacañang. Sakop ng kautosan ang mga miyembro ng Malacañang Press Corps
Cabinet Secretary sa Security Detail ni Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang mga bisita. Maliban sa mga personal na impormasyon, tinatanong rin sa form kung bumisita o nagtrabaho o nagtransit sa ibang bansa sa nakalipas na 14 na araw at kung nagkaroon ito ng ubo, sipon, lagnat o sore throat. Boom! Balita! Samantala, nangangamba na ang mga negosyanteng Chinese sa bansa na makaapekto sa ekonomiya ang 2019 novel coronavirus kapag nagtagal pa ang krisis sa mga ito. Ayon kay Dr. Henry Lim Bonleong, Pangulo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, tiyak na magdudulot ng negatibong epekto sa ekonomiya ng bansa ang NCOV kapag nagtagal ito ng higit sa 4 na buwan. Umaasa si Leong na makukontrol at mawawala ang krisis sa NCOV sa susunod na 2 buwan upang hindi anya maapektuhan ang ekonomiya, lalo na ang sektor ng turismo. Kumpiyansa naman si Leong na basta't hindi magtatagal ang NCOV ay mananatiling matatag ang economic growth ng Pilipinas mula sa 6.5% hanggang 7.5% ngayong taong 2020. Boom! Balita! Samantala, umabot na sa 178 ang patients under investigation o ang tinatawag na PUI para sa 2019 novel coronavirus. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, 3 sa mga ito ang nagpositibo tulad ng naunang napaulat. 48 ang nagnegatibo, samantalang hindi pa lumalabas ang resulta para naman sa 127 na iba pa. Sa naturang bilang, nasa 147 na anya ang naka-isolate sa mga ospital at pinalabas naman ang 16. Subalit, mahigpit pa rin ang monitoring, samantala ayaw naman magpa-confine ng 10 iba pa. Dahil dito, sinabi ni Duque na nakikipag-ugnayan na sila sa Philippine National Police upang pilitin ang 10 PUIs na magpa-admit sa ospital. Boom! Balita! Samantala, 45 OFW na mula sa Wuhan, Hubei, China ang gusto nang umuwi ng bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Dudu Dulay, mayroon na silang team sa Wuhan na naghahanda para sa repatriation ng mga OFWs. Sinabi ni Dulay na sasailalim muna sa pagsusuri ang mga OFW at kung sino man ang makitaan ng sintomas ay hindi isasama sa repatriation bagkos ay idediretso sa isang ospital sa China. Posible anya nga sa February 9, araw ng Linggo, dumating sa bansa ang mga nasabing OFWs. Boom! Balita! Mga kaibigan, na kayo po ay nakatutok at nakikinig sa radyo ni Aling Sonia. Kami po ang DWOS 103.9 Boom FM dito po sa lungsod ng Naga. At syempre, live din tayong napapakinggan sa ating kapatid na impilan sa DWSL 103.7 Boom FM Daet, Camarines Norte. Samantala, iminungkahi na ni Senador Amy Marcos na hilingin ng pamahalaan sa Estados Unidos na paalisin to ang China sa Scarborough Shoal. Ayon kay Marcos, nakasulat naman sa mga kasunduan na tutulong ang Amerika kapag inatake ang isang barko ng militar. Bakit anya hindi subukan ng pamahalaan na dumulog sa Amerika para mapalayas na sa Scarborough Shoal ang China? Agad namang sinabi o isinantabi ni Foreign Affairs Secretary T.D. Loxin ang mungkahe ni Marcos. Ang pinag-uusapan anya ay Mutual Defense Treaty at hindi imbestigasyon o imbitasyon para sa gyera. Boom! Balita! Samantala, gagamiting quarantine area ang New Clark City para sa mga Pinoy na uuwi mula sa Hubei Province ng China. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque, nakalatag na ang susunding protokol mula sa pagsakay sa eroplano ng mga OFWs hanggang sa paglapag nila sa Clark International Airport.
May mga nakahanda ng ospital na pagdadalhan para sa mga makikitaan ng sintomas. Samantala, ang mga walang sintomas ay idediretso naman sa New Clark City. Sinabi ni Duque ang Department of Health ang mga ngasiwa sa mga OFWs habang nasa quarantine area, samantalang ang Overseas Workers Welfare Administration o ang tinatawag na OWA ang bahala naman sa pagpapauwi sa kanila makaraan ang 14 na araw. Nagpaliwanag ang Department of Health o DOH kung bakit nila pinalitan ang quarantine area para sa mga uuwing OFWs mula sa Hubei Province ng China, partikular na sa bayan ng Wuhan. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, inialok sa kanila ng Basis Conversion and Development Authority o ng BCDA ang New Clark City. Minabutian niya nilang tanggapin ang alok ng BCDA dahil mas magiging komportable sa New Clark City ang mga OFWs kaysa sa Port Bagsaysay Drug Rehabilitation Center na siyang orihinal na tinutukoy bilang quarantine area. Napakagandaan niya ng ambience sa New Clark City, open space at kompleto sa amenities tulad ng telebisyon at refrigerators. Boom! Balita! Samantala, ipinagtatanggol naman ng Department of Information and Communication Technology o ng DICT ang 300 milyon pesos na Confidential and Intelligence Fund sa pagsasabing legitimately used o legal itong ginagamit para sa cyber security and protection ng pangkalahatang seguridad ng bansa. Sa kanilang pahayag, ipinaliwanag ng DICT na 300 milyon pesos na item sa kanilang pondo ay para sa lawful monitoring and surveillance ng system at network para suportahan ang mga tungkulin ng DICT, kabilang na ang cybersecurity o pagbuo at epektibong pagpapatupad ng cyber o ng National Cybersecurity Plan at International Cooperation Intelligence sa mga bagay na may kinalaman sa cybersecurity. Pinalabas ng DICT ang pahayag matapos ipunto na nagbitiw na si Undersecretary Eliseo Reyo na walang mandato ang ahensya na magsagawa ng intelligence at surveillance work. Gayunman, sinabi ng DICT na sila ay may mandato na protektahan ang seguridad ng consumers at mga business users sa ICT-related matters at magkaloob ng technical assistance sa iba pang ahensya ng gobyerno sa ICT-related enforcement and administration. Ipinaliwanag ba ng DICT na ang 300 milyon pesos na cash advance para sa intelligence fund ay iniliquidate sa Commission and Audit of the 2019 GAA Confidential Expense Item for the Department, 300 million pesos was disbursed in tranches of 100 billion pesos, each of which were liquidated with the Commission on Audit. Nabatid ng COA na nakapag-advance na ng kabuang 300 milyon pesos na cash ang DICT sa tatlong okasyon noong buwan ng Nobyembre at Disyembre nang walang required notice o cash allotment mula sa Department of Budget and Management. Gayunman, ito ay pinabulaanan ng DICT sa pagsasabing ang mga rekomendasyon ng COA ay para sa time frames for disbursement. At ang kanilang main concern ay para maging epesyente ang kagawaran ng pagproseso ng mga mahalagang dokumento at lahat ng iyon ay tinugunan ng ahensya. Samantala, sinabi naman ni na Senate President Vicente Soto III at Senador Panfilo Lacson na naghain na sila ng resolusyon na naglalayong buhayin ang committee na tututok sa intelligence fund disbursement and ng mga ahensya ng gobyerno. Boom! Balita! Samantala, sa ating huling kabit-balitang nasyonal, pinagbabawalan na munang pumasok ng Boracay Island o sa bayan ng Malay ang mga turistang may history o historia ng pagbiyahe sa China, Hong Kong at Macau. Isang resolusyon hinggil dito ang ipinasa ng Malay Task Force Against 2019 NCOV na anya'y tanggap naman ng business sector lalo na sa Boracay.
Sa ngayon, may mahigit 300 Chinese national sa Boracay ang minomonitor ng task force. Ayon sa task force, naka-alert na ang mga barangay health emergency response team. Samantala, ang mga hotels at resort ay binigyan naman ng guidelines kung paano tamang o ang kung paano ang tamang handling sa mga Chinese nationals. Boom! Balita! Mga kaibigan, yan na po ang ating mga balitang nasyonal sa ating Boom Balita. Dumako na tayo sa ating Lotto Resulta. Yan, sa mga tumaya po ng Lotto kagabi, pakikuha na po ng inyong mga Lotto tickets. Alamin natin ngayon ang winning combination number ngayong araw sa ating Lotto Result. Ito na sa mga tumaya po ng Lotto. Unahin natin sa mga Easy 2. Dalawang numero, ito ang mga lumabas. Alas 11 ng umaga kahapon, number 3 and 23. Alas 4 kahapon, 25 and 19. Alas 9 kagabi, 26 and 17. Samantala sa ating Swertres, tatlong numero. Alas 11 ng umaga, 410. Alas 4 ng hapon, 506. Alas 9 kagabi, 368. Samantala sa ating anim na numero, ito ang mga lumabas, 630794. Sa ating Lotto 642, na may jackpot price na 26,612,882. Ito ang mga winning number combination, number 5, 19, 9, 30, 25, at 35. Samantala sa ating Super Lotto 649 na may jackpot price na 62,207,431. Ito ang mga lumabas, 28, 16, number 1, 24, 12, at 42. Mga kaibigan, yan na po ang ating mga dagdag na impormasyon sa ating Boom Balita. Bago tayo magpaalam, magandang umaga muna sa lahat na nang nakatutok sa radyo ni Aling Sonia. And syempre sa mga sumilip sa ating Facebook Live, kaya Ma'am Jessa Marasigan, good morning Boom FM. And kay Gian Ona Cordes, yan na sa sakuyang pinsan, good morning po sa inyo dyan. Kay Denden Solutin Gruta. Yan, magandang umaga po. Mga kaibigan, yan na po ang kabuuan ng ating pagbabalita ngayong umaga sa ating Boom Balita. Ako po ang inyong nakasama sa loob ng 15 minuto. Ako po si Raymar Valdez. Maraming salamat. Magandang umaga. Sa News Center ng 103.9 Boom FM Naga, ang radyo ni Aling Sonia. Boom! Balita! Tampok ang mga balitang nasyonal sa loob ng 15 minuto. Boom! Balita! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 hanggang alas 5:45 ng umaga, kasama si Raymar Valdez. Boom! Balita! Ito ang SOL Broadcasting Station, DWOS 103.